Alam nyo mga Lodi, isa sa nagustuhan ko dito sa Davao City na kahit this oras na ng gabi napaka-safe talaga at wala po kayong kaba. At nandito na po tayo sa lugar kung saan po natin ipamamahagi yung mga natira pong ayuda na nasa motor po natin. Dito po tayo papasok sa maliit na iskinitang ito kung saan po tayo dati umatend ng maisog mga idol dito sa Baygran Mensing. Bus, ng gabi nakoy, ano, bugas. Yo, what's up mga Lods? And good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw na to Sunday, magre-repack na po tayo ng ipamimigay natin sa mga nasa lansangan, nakatira, o mga wala po silang matuluyan, mga nangangailangan po talaga ng tulong. So, ayan, ngayon po namin gagawin. Sobrang busy ko po kasi nung mga nakaraang araw, kaya nga po bihira lang din po ako makapag-upload, no? Ito na po mga idol. Ayan po ang ating ire-repack ngayon. So ayan mga Lodi, samahan niyo po ako at mamaya na po rin natin 'to ipamimigay dahil ngayon lang po talaga ako nakabakante. Sunday po talaga bakante ko. Hindi po muna kami aalis. Ito na nga mga Lodi at sinisimula na po namin ni Mrs. Ire-repack ang ating ipamimigay mamaya po. At ayan nga po makikita niyo naman mamahalin po yung bigas na ating ipamamahagi. May limang sakong 25 kilos po tayong ipamamahagi mga Lodi. Lahat po yan ibibigay po natin. Para maging patas mga idol, tinitimbang po muna namin at ginuhitan po namin yung lalagyan para po pare-pareho po sila ng sukat lahat po ng pamamahagian. Bale 3.8 kilos po ang kasya po ng isang ice cream niyan mga idol. At yan nga po, ihahanda na po namin ilagay po ito sa mga plastic. Bale ang laman po ng isang plastic mga Lodi, 3.8 kilos na bigas, may dalawa pong sardinas at may dalawa rin pong noodles. Yan po lang talaga ang kasya po dun sa budget na ibinigay po sa atin ni Lodi po from London. So ito yung pamibigay natin, isang mega, isang gantong sardinas, tapos isang beef, isang chicken na noodles, 3.5 kilos, 3.6 kilos na bigas mga idol. Bale, may binigay din po pala sa atin si Lodi para po sa aking chikiting. Kaso po mga Lodi, sobra-sobra naman po yun kaya idinagdag ko na lang din po sa pamimigay po dito ng mga goods para po sa mga nasa lansangan at mga nangangailangan. Bale, ang system mga idol, si Mrs. naglalagay ng bigas sa isang plastic tapos ako maglalagay ng mga sardinas at saka noodles sa loob po nito. Sobrang saya po namin ito habang ginagawa mga idol dahil kami po ang ginawang daan para po makapagpaabot ng tulong sa tulong din po ng ating Lodi from London. Biruin nyo yun mga Lodi, bigla lang siya nagchat sa akin kung ano daw po maitutulong niya para daw po suporta sa pamilya Duterte, lalong lalo na po kay VP Sara Duterte. Siyempre sino ba naman tayo para tumanggi diba, pero ang gusto ko lang talaga dito ipakita sa kanya na lahat po ng perang ibinigay niya sa akin o pinagkatiwala napupunta po talaga sa nangangailangan. Hindi ko po ito ginawa ang video na to para magpasikat sa inyo. Ginagawa ko po itong video na to para po patunay na may napuntahan po talaga lahat ng pera na ibinigay po sa atin o pinagkatiwala sa atin ni Lodi from London. Eto po mga Lodi, no, medyo marami-rami na po yung aming naibalot dito. So ayan mga Lods, lagay na po natin sa mga plastic ang ating ipamimigay. Bali 40 piraso po ito lahat na na-budget po natin. Meron po silang dalawang noodles, dalawang sardinas mga idol, pero parang sobra po yung sardinas kaya kung kaya pong gawin tatlong sardinas gagawin po natin. Iubos ko po ito lahat kasi di naman po sa akin to, para po talaga to sa mga pamimigyan, no. Yan po para makita lang po ng ating butihing taga-suporta sa mga Duterte taga-London na yan, pinamigay po natin talaga. Hindi ko po ito content pero gusto ko lang po magkaroon po ng proof na yung binigay niya po sa akin para itulong po sa mga kababayan, ginawa lang po kasi niya akong tulay para makahatid po siya ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya po, nag-video po tayo mga idol. Samahan niyo po mamaya, gabi ko po ipamimigay kasi meron pong lugar dito sa Davao City na meron pong nasa tabi lang po sila natutulog ng kalsada. Ayun po, pamilya po sila. Samahan niyo po mamaya. Heto na nga po pala mga Lodi, nakompleto na po natin, naipasok na po natin lahat, bigas, dalawang noodles, dalawang sardinas at meron pong 3.6 kilos na bigas po mga idol at meron pa po tayong sobrang sardinas dyan. Kaya lang mga idol, ito po yung nangyari pagkagabi. Bumuhos po ang napakalakas na ulan at bumaha po sa amin dito sa lugar po namin sa Matina. Kaya po mga Lodi, hindi po natin na ipamigay. Kung makikita nyo po na dyan po sa gilid yung mga bigas, buti na lang po na iangat ko po sa lamesa nung time na yan. Biglaan lang po talaga ang pagbuhos ng malakas na ulan at
Tsaka first time po nitong month na to, nagkaroon ng ganyang baha sa amin mga idol. Kaya hindi po ako nakapaghanda at yung motor ko nga po nandyan pa rin po. Kasi paglabas na paglabas ko po mga lodi at sakto kong titingnan ko po sana kung bumaba o hindi. And nga po, nagulat ako ganyan na pala kataas ang baha. Tapos mga lodi, ganito naman po yung nangyari kinabukasan. Yo, what's up lod? Ayan. Mula na naman, kahapon bumaha. Hindi ko pa rin ay babahagi yung pamimigay sana natin. Ayan, hindi kasi pwede hapon eh. Wala sila dun sa lugar kung saan natin ihatid yung mga ipamimigay. Ayan, parang babaha na naman. Kagabi, bumaha dito eh. Baka bukas na lang ulit. Try natin yun. At eto na nga mga idol, halos inabot na po tayo ng isang linggo para po maipamahagi yung ayuda po ng ating lodi from London. Eto po mga lodi, rain or shine na po ito, ipamimigay na po natin talaga. Bali na, ilagay ko na nga po pala yung iba dyan sa karton at dun po sa U-box at saka sa compartment ng motor natin para po naman hindi mabasa yung iba kung sakali pong umulan. Pero sa awa po ng Diyos, eh hindi naman po tayo naulanan ng araw na iyan. Motor lang po pala ginamit natin mga idol para makalusot po tayo na mabilis dun po sa ating pupuntahan, yung priority po nating pamilya na natutulog lang po sa may gilid ng kalsada. So after po natin tong na-impake mga lodi, umalis na po ako at sa unahan po ng aking biyahe, nakakita po ako nagkakalkal po ng basura. Kaya po mga lodi, siguro naman karapat dapat po siya bigyan ng ayuda po mga lods. No? Ito nga po, tuwan-tuwa po si kuya. Bali, hindi nga po pala ako nagpapakilala dito na vlogger, ganyan-ganyan. Ang sinasabi ko lang po mga lods, na galing po ito sa supporters po ni Tatay Duterte para makatulong sa kanila. So nung nasa highway na po tayo, may nakita na naman po tayo yung mga basurero, kaya bibigyan din po natin ito. Boss, sila mo kabuok? Pat? So, nakoy, atagamay sa inyo. Ay, salamat sir. Bugas, huwag ka ng ano na. Salamat. Dili. Pila na, upat, ay ka, upat na ni. Pila mo, upat mo, tapos oh, ikalima siya. Driver, oh. Salamat sir. Ah. Okay. Hey. Babang ni sa ka ng suporta kay Duterte ba? Yes sir. Kitang-kita po natin sa kanilang mukha na sobrang saya po nila at nakakatanggap po sila ng ganito mga blessings. Isa po ito sa dahilan kaya po natutuwa ako mga lodi dahil mapagpasalamat po talaga sila kung ano natatanggap nila, maliit man o malaki. Alam nyo mga lodi, isa sa nagustuhan ko dito sa Davao City na kahit this oras na ng gabi eh napaka-safe talaga at wala po kayong kaba. Isa po talaga yan sa dahilan bakit po tumatak ang pangalang Duterte mga lodi at napakaganda po talaga dito sa amin sa Davao City. Simple lang po itong lugar na ito pero marami pong gustong tumira dahil nga po peaceful po ang aming lugar dito mga lodi. Bahala na po yung iba dyan kung anong dapat nilang isipin sa lugar namin. Basta kami po satisfied at contento po kami dito sa pamamalakad ng mga Duterte. Alas 10 na po ng gabi mga lods at napakatahimik na po dito sa amin sa lugar. Pero kailangan po natin talaga mapuntahan yung ating pamamahagian ng tulong. Nandito na nga po pala tayo sa lugar po ng Mapua at dyan po sa unahan mga lodi, makikita na po natin ang Ateneo de Davao High School at sa unahan pa po niyan ay yung University of Mindanao kung saan po ako nagtapos ng kolehiyo. At nandito na po tayo sa lugar kung saan po natin ipamamahagi yung mga natira pong ayuda na nasa motor po natin. Dito po tayo papasok sa maliit na iskinitang ito kung saan po tayo dati umatend ng maisog mga idol dito sa Baygran Mensing. Napansin ko to sila mga lodi nung umatend po tayo na maisog at dito po ako sa may likod nagpark na aking sasakyan at meron po palang mga pamilyang natutulog lang po dito sa may gilid po ng mga establishment. Kaya po nung kinontak po tayo ni Lodi para mamahagi daw po ng tulong sa mga nangangailangan, sila po agad ang unang pumasok sa aking isipan. Dito po yung banda mga idol, ang maisog na inatinan po natin sa may Grand Mensing at dito po sa may bandang gilid. Diyan po sila banda natutulog. Dito rin po nagparking nung time po ng maisog. May tao dere? Bus, ako yata buso. Sila man mo kabuk pamilya dre. Ado ah. Palihog lang kung hatag ah. Kay apod-apod ron eh. Dili ni sa gobyerno. Okay. Ha? Lagi.
Grabe pong pasasalamat niya dito sa binigay nating munting ayuda. Dahil nga daw po, kahit isa daw po hindi po siya nakatanggap ng ayuda nung time po na namigay sila Romualdez dito sa Davao City. Na dapat po eh, sila ang priority, di ba po? At sa may bandang unahan mga idol, mas marami po ditong natutulog sa may kalsada. Sa unahan lang po at sa may kanto nito mga lodi, nakahilera po yung mga natutulog sa kalsada. Bus, may gabi eh. Nakoy, ano, bugas. Gas. Dili ni sa gobyerno ha. Private ron eh. Oh, sige, sige. Yan, natulog ra. Ayoko po sana silang istorboin sa pagtulog nila dahil nakikita ko po parang ang himbing na natulog nila. Pero ang gusto ko po talaga ay mapamahagi sa kanila itong tulong na ibinigay po sa atin ni Lodi from London. Kaya po huminto muna ako dito. Ayun po ganun ba eh. Hatag na nandira be. Paliwag na kong hatag ng mga na tila man makabok. Ibutang lang sa ilang mga ano boss be. Ibutang sa ilang mga ano ba. Hello, hello. Oh. Paliwag ko gatag. Tinulungan na lang po ko ni Kuya dyan para po gisingin at ibigay po yung ating pamamahagi sa kanila. At dito nagulat ako mga lodi, may lumapit po sa aking babae at tingin ko po mga lods parang buntis pa po siya. Buti na lang mga lods, saktong sakto lang po yung ating naibahagi sa kanila. Ito na nga po yung last, nandyan po sa compartment po ng ating motor. Ito na yung sinasabi ko sa inyong babae mga lodi na parang buntis po siya at natutulog po dyan sa may kalsada. Ang lamig-lamig po ng semento. At ito nga mga lodi, naubos na po yung first batch na dinala po nating pamigay sa kalsada. O baka mag-react na naman yung mga haters dyan. Bakit bigas, hindi naman nila maluluto yan. Eh alam ko mga lodi na nagluluto po sila dyan. At alam ko madali na nilang diskartehan yan para mapakinabangan yung pinamigay natin. At maraming maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa aking page. Lalong lalo na po sa nagtiwala mamigay po tayo ng mga goods sa daan. At sabi po ni Lodi, hindi po ito yung last na mamimigay siya ng tulong dito po sa amin sa Davao City. Abangan na lang po natin yung susunod na kabanata. Ito nga po pala yung itsura ng aming City Hall dito sa Davao City kapag gantong oras na po. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace bomb.